Hi, this is Dr. Bien, nandito tayo sa BF. We have a very pretty patient. Galing pa siya ng Amerika recently. Her first name is Marinette, but we call her Chuck. Hulaan niyo kung ilang taon na si Chuck based on that figure, no? Si Chuck, marami siya dating mga nararamdaman. Pero it all boils down to stress, nervous, anxiety, na sumasakit tuloy yung likod niya, nagkakaroon siya ng frozen shoulder, and many others. Ngayon, nakahanap siya ng paraan para tulungan yung sarili niya dahil naniniwala tayo na hindi pwedeng puro tabletas na lang. And she did a lifestyle change. Hi, Chuck. Hello. Hi, Doc. Good afternoon. Ah, okay. Ganyan naman, ha? Na ako ngayon. Pang, ano, pang beauty queen. Hindi na ako talaga. Oh, sige, ano ang mga lifestyle changes mo? Ang Doc, una po is yung IF. Sinunod ko po yung 16-8 niyo po. From what time to what time? 7 o'clock until 11. Last meal mo, 7. Mm-hmm. Until 7 ako kakain po. Tapos, ang first meal mo the next day? 11. Okay. In between? Minsan naging 18, katulad ngayon. Oh, 18? Oh, gutom tayo eh. Pero yung totoo, Doc, yung sinabi niyo eh, nasasanay naman yun siya. Oo. Oh. Oh, oh. Tulad ngayon, alauna na, hindi pa tayo nagtatanggalian pa rin. Oo, oh, pero hindi naman ako nagugutom as in gutom. Tapos kapag ano, una ko pong ginagawa is kuminom ng tubig, kayo nung sabi ko. Right, a lot of fluids. Oo. Oh, okay. And you're doing exercise? Opo. Anong mga exercises mo? Oh, ngayon nakaka-doc, after ng ilang years of my life, bumalik ng pagiging active. So, I started yoga tsaka pilates kasi low intense muna kasi nga since medyo na-stagnant ako ng 20 years dahil nga 43 years old ako. So, mga 20 years ako naging inactive. Uh-huh. Kaya siguro talagang tama kayo dahil sa inactivity, yung nalawang lahat, kaya yun. Start ako ng mga low impact gaya ng yoga tsaka pilates. Ang laki ng tulong to. Kasi pati sa breathing, yun nga, sa stress, yung breathing ang importante. Yung inhale, exhale na everything na movement, tapos na-apply ko sa daily life ko. Mm-hmm. Kapag medyo natetense ka ulit, hindi naman natin naiiwasan yun. Yung breathing ng alalahanin ko na yung pag-inhale, exhale, kaya malaking bagay. Tsaka yun po, nas naggaan-gaan yung pakiramdam mo. Oo, kasi diba nasabi niyo po yung sa tendinosis ko is medyo chronic pain. Oo. So, ilang buwan ko pa siyang haharapin. Medyo sa akin, nakakaibsan. May time pa rin na pagising, Doc, mabigat. Pero pag gumagalaw na nga ako, totoo pala na movement heals din po. Tsaka yun nga, hindi maging dependent sa mga gamot gaya ng mga tramadol, mga gamot. Anong difference para din mo hindi nakakaunawa ng yoga at saka pilates? More on spiritual yung yoga. Yung pilates po, more on core training, more on strength. Uh-huh. Kaya magkaiba po siya. Tapos maganda yung combination po niya. And how often ginagawa mo yung yoga at saka yung pilates? Yung pilates po, twice a week. Opo, yung yoga din po, twice a week. Magkasunuran sila ng araw o magkahiwalay ng araw? Yung ngayon po, kadalasan po magkasunuran ng araw. Tapos two days yung pahinga. At home lang po yung parang, instead na gumabalik ako sa PT, ginagawa ko na lang po yung exercise na yung pag-pendulum, para sa mga frozen shoulder po, ginagawa ko pa rin po sa bahay. Pero ako na lang mag-isa po. Talagang laban na rin ang mag-isa, hindi kagaya na dati. Dependent ako magpunta sa PT, kaya ngayon, na rin ang mag-isa. Solo mo na. So, ang payo ni Chuck, exercise and movements will help stress and anxiety. Payuhan mo nga sila. Yung parang ang daming babae out there, ha? May mga anxieties. Totoo. Yung anxiety, mahirap siya kasi mahirap siya na i-explain sa ibang tao na pinagdadaanan mo siya, igising ka sa umaga, meron kang inaalala, na hindi mo naman mapaintindi sa ibang tao or gusto man nilang maintindi, hindi mo naman ma-explica lahat. Pero malaking bagay yung exercise. Yung pag-control sa pagkain din, sa tingin ko rin, Doc, eh, kasi yung sa chan ko, katulad nung sobrang pagkape ko dati, di ba naalala nyo, yun,
ngayon dahil kape ko mga once a day, tsaka yun na nga, herbal na tayo, hindi na yung matatapang na ano, nakatulong din. Hindi na ako nagsasakit ng siyan. Hindi yung tago 150 pesos na kape. Oh, yung tinatawag yung pangalan mo. Well, si Chuck is actually healthy. So, yun lang. Thank you po. Thank you. No, thank you so much. Thank you.